So, magandang umaga sa atin lahat, mga katiit sa buong Pilipinas, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. So, sa umaga nito ay nagdidikod po tayo at medyo may kahabaan po yung didikod natin kasi medyo masakit din talaga idikod itong markers niya. Simple lang pero masakit idikod. So, sa mga gusto pong magpadikod dyan na nagme-message po sa channel natin, dyan po sa pag-start pa lang po ng video natin, makita po natin yung ating FB page po, Boy Decoder. So, wagong lahat, ako nga pala si Boy Decoder na nagsasabi na isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-TX. So, sa umagang ito, papansinin natin itong mga markers na to na i-decode natin kasi medyo may kahabaan talaga itong ating decode ngayon kasi yun nga, sinasabi nga natin na mahirap po i-decode itong markers niya. So, maaari tayo mawala-wala kung hindi natin ito ipaliwanag ng maayos. So, sa mga magpapadikod po dyan, padikod lang po kayo, message nyo po ako dyan sa FB page ko. Sa FB page ko na Boy Decoder. So, mag-send lang po kayo ng mga gusto nyo ipadikod. So, lagi natin sinasabi na trust in the Lord with all your heart and lead not by your own understanding. So, sa Diyos po tayo magtitiwala. So, sisimulan po natin itong pagpapaliwanag ng markers na to. So, panoorin nyo lang po. So, kung papansinin natin ito, yung markers na to is kompo ito, pagong po yan. So, ito yung katawan ng pagong, tsaka may dot po yan. So, kung papansinin natin itong ganitong markers, agad-agad akala natin, on the spot ang ganito, hindi po to on the spot. Depende po yan kasi makikita naman natin yan sa mga supportive markers nya dyan sa paligid. Plus yung mga ganitong markers po kasi, gaya ng sabi natin, lalo pagong, alam naman ho natin na ang pagong mabagal maglakad yan. So, ibig sabihin po yan medyo may kahirapan. So, kailangan natin yan yung pagtsatsaga sa ganitong mga markers pagbasa. So, kung papansinin natin itong markers niya ay napakadaming mga guhit-guhit po yan. Na akala natin, kung titingnan natin, parang normal lang ba tingnan? Kagaya yan. So, kung titingnan natin yan yung ganyan pagpapansinin natin, kasi ito kasi, hinati ko to Hinati ko ho talaga to sa dalawa. Kasi itong markers niya kasi, kanji word po yan, dalawa po ibig sabihin yan. Plus, may sinasabi pa po yan na yun to po ay consider natin ito na stone map kasi lahat sinasabi niya na talaga lahat dyan sa paligid niya mismo anong dapat gawin, saan nakapisto, saan ka magdidiging, yung pagkalupit nitong ganyang markers kasi pinagsama-sama lahat. So napakagaling ng gumawa nito, no? Kasi lahat ng kumbaga lahat ng Ricardos, isa lang ang binigay niya pero lahat ng Ricardos kinumpleto niya na. So itong mga ganitong markers kasi dapat natin i-consider yan. Una-una yung carving, pangalawa yung kanilang mga dagdag na mga passes diyan sa pagka-carving. Kasi kung hindi natin i-consider yan, mawawala tayo sa area. So, ito ay pinagsikapan natin na madikod kasi una-una yung mayari nito, nagdiging na ho sila nito So, binasag na po nila ito So, sayang po talaga itong site kung hindi natin ito makuha kasi nabasag na. Wala na itong chance na makuha pa kung hindi natin makukuha ito sa ngayong paghukay. Kasi ang pupunta dyan, kahit marunong man magdikod yun, dahil nabasag na, wala na. Manghihinayang na, akala nila nakuha na kasi nabasag na. So, ididikod natin to ng maayos para nang sa ganun makuha ang site. Kahit nabasag na yung markers, wala na yung problema kasi nakuha ng site. Hindi masasayang yung kayamanan na nakatago dyan. So, kung basahin natin yan sa kanji word,
Ang ibig sabihin ng pula na yan is KO. At ang dilaw naman niya na linagay natin is double purpose po yan. Watashi, turtle, at saka ang tinuturo niya agad is center. So ang unahin natin itong KO. So ang ibig sabihin po ng KO, kumbaga saan siya nakatutok or nakatitig. So titingnan po natin yung ulo ng turtle kung saan dapat siya nakatitig. Saan ba siya nakatingin? Saan ba siya nakaharap? Ano ba yung tinitingnan niya sa paligid? Kasi yung markers na to kasi, una-una pinapakita niya na kagad yung posisyon ng mga sapa sa area, posisyon ng mga bagay sa area. Katulad nito, halimbawa tingnan natin itong sa pula na to, yung sa keyo na to. Akala natin kanji word lang siya, pero hindi, maliban sa kanji word, sinama na yung position ng sapa sa area. Kung mapapansin natin yung pagkagawa sa kanya, parang may kabaliktaran ano. Kung babaliktarin mo yan, right din ang ibig sabihin yan. Pero dahil ito yung pagkagawa niya, ito yung pagkasunod-sunod niya. So kung mapapansinin natin yan, ibig sabihin, nagtuturo siya kung saan at kung ano yung direction niya na dapat natin hanapin. So sinabi natin kanina ang kanji word na to ay Keio Watashi. So sinasabi niya na kung saan siya nakapising yung ulo ng pagong, kung saan siya nakatingin, yun po yung titingnan natin at ano bang mayroon dyan sa paligid. So mamaya tutukuyin natin yan kung saan siya nakatingin at kung saan, saan tayo magdidigging sa ganito mga markers. So proceed tayo dito kanina sa sinasabi natin na kanji word na Nakawatashi. So ito ay binilugan ko ito ng puti kasi para maintindihan po natin. So dual purpose po itong markers na to. Watashi, kanji word, at saka sa treasure markers, ang sign na ibig sabihin yan is double T. So ang double T na to, kung papansinin natin yan, ang ibig sabihin po yung turtle, treasure. So pag double T po yung makita natin, tinutukoy yun na kagad yung turtle at saka yung treasure. So yun po yung ibig sabihin yan. So itong area kasi ito, sinabihan natin guys, sabi ko sir ano kako may iba ka pa bang kwan dyan, markers? Sabi niya mayroon pa, madami daw yan kasi ang ginawa daw nila, linukit nila sa locator. So bali, medyo may kahabaan din yung linakad nila. So sabi ko sa kanya, pwede mo bang i-drawing? So drawing niya naman at nakita natin yung area. Tsaka yung pagka-drawing niya, napakaganda po ng pagka-illustrate niya sa paligid. Kaya natukoy natin na yung tamang digging spot. So bakit natin ulit-ulit ito? Kasi itong stone map niya na to, masakit ito ipaliwanag. Kasi una-una, turtle pa to, tapos nasa taas pa na area ang turtle niya. So kung wala tayong kukonsider dyan, maaaring pupunta tayo sa tubig. Kasi isipin natin, ang turtle pupunta talaga sa tubig dyan eh. So sinasabi nga po natin na depende po yan sa markers kasi lahat nga po ng markers nagbabago yan. Depende po yan sa tinuturo niya at depende rin po yan sa mga markers na supportive sa kanya. So kung papansinin natin itong katawan ng turtle na to, makikita naman natin yung mga pagkakarbing sa kanya. Una-una, sinasabi nga po natin, stone map ito. Pinapakita niya yung position ng sapa, mga bagay sa paligid, digging spot, nagtuturo siya kung saan, distansya, nagtuturo siya kung ano yung dapat mong hukayin, saan yung dapat hukayin. So nagbibigay siya ng mga clue. So napakatindi ng pagkagawa nitong markers na to kaya medyo masakit talaga to ipaliwanag. Kaya kumbaga mahihirapan tayong tukuyin yan kung susurkatin natin yan. So pansinin natin ito.
Yung dot niya, kung pansinin natin, parang kala mo may victory. Pero yung pagka-victory niya, ay parang kala mo, alam mo parang box siya na hindi kumpleto. Tapos sa gitna yung victory, ay yung dot niya. So, ang ibig sabihin po ng ganitong markers, nagtuturo po yan. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung similarity ng mga tinuturo niya para maintindihan po natin bawat isa yung mga passage niya dito. So, yung ganito, halimbawa, ganyan yan, nandyan ang dot niya sa gitna. Ang ibig sabihin po niyan, ang treasure po ay nasa gitna ng mga bagay. Yun po yung ibig sabihin niyan. So, doon to ay magdidigging sa gitna ng area. So, saan-saan po yung gitna na area? Una, sa gitna na area at sa under siya sa bagay na yun na sa gitna na area. Halimbawa, may aka-apat na bagay dyan sa area. May isang bagay na nasa gitna. Doon tayo magdidigging sa ilalim niya or doon tayo magdidigging sa gilid niya. Yun po yung ibig sabihin ng markers na yan. So, ibig sabihin po niyan kasi ang dot nasa gitna ng parang victory na nakabox. Ibig po sabihin niyan is may nakapangbaon po dyan na unprocessed na mga precious metal or precious stone. Yun po yung ibig sabihin niyan. So, ang ganitong markers po, inuulit natin, ang tinuturo po nito yung bagay na nasa gitna sa area. At doon yung dot, ibig sabihin doon po tayo magdidigging. So, maghahanap po tayo dyan ng bagay na naka kumbaga nakaapat siya na position. Ang nasa gitna nila, yun doon tayo magdidigging na bagay na nakagitna rin. So, yun ang ibig sabihin ng ganitong markers. So, sa drawing ni sir, binilugan na natin agad-agad yung digging spot niya. Nang sa ganun, hindi sila mawala-wala, pati direction, tinuro na rin po natin para wala na po silang dalawang isip na pag-ukay. Kumbaga, maglakas yung loob nila sa pag-ukay. So, kung pansinin natin ito, may kahilintulad silang dalawa. Yung kanina na may victory na parang linagyan natin, ito naman victory din talaga. Tapos may passes din siya na padulo din. Kumbaga, yung dinilawan ko na yan, yun ang parang pinagkapareho nilang dalawa, similarity nila na dalawa na dinagdag na passes. Ang ibig sabihin, kung saan nakatapat yung victory na yan na may nadagdag na dilaw ko na yan na nakaguhit na yan, ibig sabihin, siya yung isa sa tinutukoy na area. Kumbaga, siya yun, isa rin siya doon sa pwede natin itisdig. Kasi siya yung kaparihan nung pinaglagyan kanina ng dot na may victory. Na parang akala mo box na hindi kumpleto. So yun po ang ibig sabihin. So pansinin natin itong similarity nila. So yan, pinaglagyan ko rin ng dilaw yan. O yan, diba? So pareho po silang dalawa. Pareho rin yung pagkagawa sa kanila na may mga dagdag na parang passage. So, ibig sabihin po niyan, similarity. So, proceed tayo dito sa watashi. May double T po yan. So, ibig sabihin po niyan, tinuturo niya na kaagad yung double T, ibig sabihin, turtle treasure. So, ang ibig sabihin po niya, dyan sa turtle na yan, may treasure. Yung po ibig sabihin niyan. So, isa siya doon kanina. Gaya ng sinabi nga po natin, na isa siya doon kanina sa may dot at isa sa tinuturo ng dot na yun na may victory. So ito po ay ang turtle po yung tinuturo niya rin na isa siya doon, kasama siya doon sa may similarity kanina doon sa victory na may dot. So kung pansinin natin itong drawing ni sir, dito natin mapapaliwanag ng maayos ito ang position. Kung pansinin natin yung turtle niya, may mga bato po dyan sa paligid, may ilog. So, kung pansinin po natin itong turtle na sir na stone map niya, ay may apat po yan na bagay na nakapaligid na bato. Medyo may distansya po yan. Kulang-kulang po yata sa estimate niya ng hindi bababa sa 10 meters to 30 meters ang bawat isa. So, siya yung nasa gitna, yung turtle na yan. Kung pansinin po natin ang turtle na yan, makikita naman natin sa picture na may ulo tsaka buntot. Yung mga paa, wala. So, ibig sabihin, indication po na agad-agad, pwede mo na talaga agad siya itisdig. Pero, may mga conditionis po yan. Ano po yung conditionis na sinasabi? Depende po yan sa mga bagay na nakasuporta sa kanya. At depende po yan sa markers na binigay at linagay sa katawan niya.
or mga marker sa paligid niya. So pansinin natin to, di ba po ay nakagitna yung dot na yan sa victory na parang box na hindi kumplito. So binilugan po natin ito na sinasabi nga na po natin kanina pa na ang nakagitna na bagay, yun po ang tinuturo ng ganitong markers. So pansinin po natin yan. Yung turtle po ay nasa gitna. So may apat na malalaking bato sa paligid niya. Siya po yung napagitna. So siya pong tinuturo na isa siya doon sa ititisdig natin. Kumbaga, siya yung hindi lang tisdig, talagang ididiging na po nalaga natin yan. Kasi siya yung tinuturo ng markers na siya yung nasa gitna. So ang gagawin nyo dyan sir, ididiging nyo na po yan. Dyan. So diniging nyo po, doon kayo nagdiging sa buntot. So mali po yun sir. So ang gagawin po natin sir, panoorin nyo lang po itong video at matutukoy nyo po kung saan to talaga yung pinaka digging spot nyo. So kung pansinin natin yan, diba napagitnaan natin yung napagitnaan yung turtle. So binilugan natin ng green yan para madaling mapansin. So yung victory na may dot sa gitna, ang tinuturo niyan mga bagay na nakapaligid na sa gitna ang deposito. So ang turtle naman, double T, Watashi, at saka Keio. So ibig sabihin niya, isa siya dun sa tinuturo. So baka isipin natin sir na itong markers nyo, ito lang ang tinuturo nyo, yung turtle lang kaagad. Hindi po to on the spot na markers kasi nga po is stone map nga po itong area mo. So yung markers nyo na yon, kanji word na, treasure marker ang sign ginamit pa, plus po stone map at position ng mga bagay sa area. So pansinin natin ito. Kung pansinin po natin itong isa, may kwan po yan, big rock po yan, at saka may nakapaligid din sa kanya na apat. So ibig sabihin yan sir, sa area na yan pwede po tayo mag-tisdig dyan kasi pasok din yan siya sa decode natin. Isa siya sir sa major, kumbaga yan talaga ang pinakamin mo na deposito, kumbaga dyan ang pinakamalaking deposito sa area na yan. Yung sa turtle kanina, kumbaga sir, maliit lang yun ang laman nun. Ito ang pinakamalaking laman niya kasi siya ang ginaturo ng stone map. Yung turtle kasi na yun, pag may makuha ka dun, maliit lang yung makuha mo dun, akala mo, iisipin mo na kagad na yun na yung deposito lahat. So pandaraya po yun, may kasamang pandaraya po yung markers na yun. So iiwan mo na agad yung ira, akala mo yun lang. So dyan sir, magtitisdig kayo dyan. So pansinin natin itong katawan ulit ng piston map niya, ng turtle. So nagtuturo ito sir ng sapa, position ng sapa. Kung pansinin mo rin yung sapa niya, yung pagkagawa, di ba po, widen tapos paikot. So may guhit po yan, nilagyan natin ng kulay pula, binilugan natin. So ito po ay nagpapakita ng una-una position din ng sapa. So kung pansinin natin sir, napaka kuno no, parang andating, napaka hirap ipaliwanag kasi ang dami pa lang ibig sabihin. So ganun po talaga 'yan pagka ano, mga stone map. Medyo komplikado ibasahin 'yan. Kasi kailangan nating pag-aralan ng maayos 'yan saka tayo gagawa ng aksyon. So gaya ng ginawa niyo po sir, binasag niyo is mali po 'yun na binabasag agad natin yung lalo mga stone map 'yan. So huwag po natin gagayahin yan at huwag po natin gagawin yan lagi na basag tayo ng basag ng mga markers kasi sayang po yung site. So pinakamahalaga po yan sa lahat. So pansinin natin ito no, yung ganito na markers is Y. So dual purpose po, kanji word plus yung position ng sapa, pinapagitan yan na kagad. So linagyan natin ng kulay pula yan. Kasi yun ang nagpapakita na siya yung nagtuturo ng direksyon. So, ibig sabihin may bagay dyan sa nakaway na area na bagay din na nagpapakita na may markers yan dyan. So, isa siya sa supportive markers doon sa stone map. So, kung papansinin natin yan, nakaway yung sapa ni sir dyan sa area ng site niya. Tsaka itong kanji word na to, naka-Y din yan. Kumbaga may Y din siya na direction ng sapa. Pinapagitan yung direction ng sapa.
So, si sir ang nakakaalam yan kung talagang may bagay dyan sa... Pero ayon sa stone map na to, mayroon talagang bagay dyan sa nakaway ng sapa. So, kung pansinin natin yan, may nakaway dyan ng sapa. So, binilugan din natin yan. So, may kahoy na baliti ayon sa drawing niya at may markers din. So, yan ang tinuturo ng markers na yan, sir, na may bagay dyan sa paligid niya. So, ibig sabihin, may sukat ho yan. Kasi yung buhit na yun kanina na pinulahan natin, may sukat ho yun. So, susukatin nyo yun. So, ibig sabihin, ang sukat na yun, sir, yun ang ibig sabihin, yung lalim ng huhukayin nyo at distansya doon sa susunod na markers. Yun po ang ibig sabihin ng markers yun na yun, na pangalawa. Kumbaga, napakadami nga po ibig sabihin ng markers yun na yun. So, hindi lang po siya kanji word, stone map, pati pa position ng mga bagay sa paligid, plus tinuturo niya kung saan yung position ng pwede mo kain dun sa turtle. So, kung pansinin natin ito, yung markers ni sir, ang turtle niya may ulo at saka buntot, walang mga paa. So, kung titingnan natin itong ulo ng, pukusa natin yung ulo ng turtle niya, parang nakaangat na hindi diretso yung pagkakuan ng ulo niya. Yung nakalingon siya. So, ibig sabihin niya, kaya nakalingon po siya, may tinitingnan siya. Yun po yung sinasabi natin kanina na kiyowatashi. So, ang ibig sabihin nga po yan, yung tinitingnan niya, yun po yung pukusa natin. Saan siya nakatingin? Ngayon sa katawan niya na yan ba? O dyan sa paligid niya? So, pinaliwanag na natin na siya yung nasa gitna. Na siya yung pasok kanina sa gitna. Nakagitna siya doon. Base doon sa dot niya, na sa gitna, sa victory na parang nakabox na hindi kompleto. Kapagka victory. So, kung pansinin natin yan, sir, siya, nakatingin siya dyan mismo sa katawan niya. Ang ibig sabihin niyan, sir, tinitingnan niya yung katawan niya na yung sinasabi niya na dyan sa nakatingin sa katawan niya kasi doon yung markers na nagtuturo kung saan ka magdidigig. Yun po yung ibig sabihin niyan. So, magtitisdig kayo dyan, sir, sa pinaglagyan natin ng araw kasi yan yung tinitingnan niya. So, tisdig kayo dyan sa... Kasi yung ginawa niyo, dito kayo nagtisdig sa buntot. So, nalaglag yung bato ayon sa sinabi mo. Nalaglag sa butas, binasag nyo dahil hindi nyo na matanggal kasi yung sobrang laki nga, binasag nyo yung stone map nyo kasi lumaglag, kasi dito kayo nang tisdig sa puwitan niya sa may buntot. So dapat dyan kayo, sir, ang tisdig sa gilid niya. Giniliran nyo lang sana itong stone map nyo, hindi po sana nalaglag yan. So dyan po kayo, sir, magtisdig sa gilid niya. So dahil nakatisdig na rin kayo sa buntot niya, edi palawakin nyo na lang yung digging nyo na mas malaga, matandaan nyo kung saan yung nakatutok yung kanina. Kumbaga yung sinasabi natin yung sa gitna niya na tinuturo nito. Doon ko kayo magdidigging. So, lahat po nang nakuha niya doon sa ilalim, ipapaliwanag ko na lang din po yun lahat. Kasi may mga buried marker kayo na nakuha doon. So, mamaya, madadaanan natin yun. So, panoorin nyo lang at sundan nyo lang itong dikod natin. So, yun, sir, ha, pinapaliwanag natin Keiyo Watashi na ang ibig sabihin. Tinitingnan niya kung saan nakatingin yung turtle. So, pinapakita niya na kagad saan nakatingin yung turtle. So, ang kanji word mo, sir, nagtuturo kung saan nakatingin yung turtle, saan yung leading spot sa turtle. Plus, ang turtle mo na yan, sir, is stone map. Nagpapakita siya ng position sa ng sapa at ng mga bagay sa paligid. So, ito yung kanji word niya. Yan, kung pansinin natin. So, grabe no, napakadaming purpose yung markers niya. Hindi lang isang ibig sabihin, talagang napakadami. No? Parang isang bagay lang, pero kompleto rekado. So, yun, sir, ang tinuturo niya na ang priority mo yung naka, kung saan nakatingin yung ulo ng turtle mo. So, ito naman tayo sa so, yan pa nga po, inuulit-ulit natin para nang sa ganun, ma-digest natin ng maayos. Kasi kung
susurkatin po natin ito, ako lang po ang makakaintindi niyan. So paano po yung ating mga katiits dyan, lalo yung mga amateur natin dyan na nanonood din, na gusto rin matuto. Kaya nga po ang ginagawa natin ito, pag nakita natin na medyo tagilid sa shortcut, inuulit po natin yan at hinihimay-himay po natin ng maayos yung markers. Para kung if ever man na may encounter ulit yung mga ganitong markers yung mga katiits natin, ay maintindihan na po nila kung ano yung gagawin. So yun po sir, pinapaliwanag po natin na ang ibig sabihin ng kanji word nyo ay kung saan po nakatingin yung turtle nyo, dun po kayo magdidiging sa turtle sign nyo. So maliban dun sa pangalawang tinuturo niya. So yung turtle na yan sir, ang ibig sabihin po nyan, pinuulit po natin, mga unprocessed precious metal, unprocessed mga precious stone, kumbaga hindi pa na-polish na mga precious stone. So ngayon ipapaliwanag ko yung pinagkaiba ng buried marker sa outer marker. So ang kasi yun, ito yung mga nakuha nyo na sa area. So ipapaliwanag ko na lang din po yan sir, para nang sa ganun maliwanagan din po tayo. At nang tuturo ko na lang din po yung discarding yan, para hindi po tayo mawala sa area. So ito yung mga markers na kung titingnan mo sir, akala mo bato siya, na ito yung sinasabi na buried marker. Yan po ay may mga change direction po ang ibig sabihin yan. So itong markers na to sir, nagtuturo po yan, ibig sabihin small turtle po yan. Kung saan yung ulo niya, doon po yung deposito. Depende po yan sa turo niya, depende rin yan sa position niya sa ilalim. Kung nakatayo yan, ang parang buntot niya na yan sa taas, ibig sabihin yung magpas na kayo sa pag hukay nyo. Kung sa baba naman, ibig sabihin tuloy nyo lang. Kung sa gilid, ibig sabihin susundan nyo yung kung saan nakaturo sa gilid. So ito naman ay nagpapakita rin ito ng change direction. Ibig sabihin sir, susundan nyo yung ulo nyo na parang arrowhead. Nagtuturo po yan ng change direction. Ibig sabihin kung ano yung position niya sa ilalim sir, susundan nyo lang yan yung parang arrowhead nya. Kasi yan ang nagtuturo yan kung saan yung dapat nuhukayin. Doon kayo magpaparyote sa hukayin nyo. Yun po yung ibig sabihin ng mga buried marker. So kung pansinin natin ito, medyo madami-dami na ito nakuha nyo. So inisaysa natin to, itong puso na yun na binilugan ko, ibig sabihin treasure, ibig sabihin nagpapakita siya ng treasure. Yung victory na yan na parang arrowhead, ibig sabihin direction yan sir, depende sa position niya sa ilalim, kayo nakakalam yan, susundan nyo lang po yan kung saan nakaturo. Yun po yung ipapriority nyo, kasi yun nga pong sinasabi ko sa inyo na may mga change direction po yan sa ilalim. So technique po dyan, ang mga ganyan sir na bagay sir, sinisimintuhan po yan, nilalagyan ng epoxy ng mga hapon para hindi agad mapansin. Kinokamuflage nila yung mga precious stone or mga precious metal sa paligid, maliban sa nakabox. So kaya lahat po na makuha nyo dyan sa ilalim, hugasan nyo po, suriin nyo, huwag nyong basagin. Tingnan nyo po kung anong meron dyan at alamin nyo po kung bakit ganun yung itsura nya. Baka mamaya item na pala yan, akala nyo normal na bato lang, kasi nga nagkinukumuplads nila yan, lalo kung mga precious stone. So sinasabi ko po ay ang technique ay hugasan at saka suriin lahat ng makita nyo dyan sa ilalim. So yun lang ang ma-share ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe lang po kayo, panoorin nyo yung mga videos natin dyan. So ito si Bay Decoder, sabi ko,